at sa detalye ng ating mga balita. Matagumpay na nais sa gawa ng Bangsamoro Youth Commission ang ikalawang State of the Bangsamoro Youth Address kahapon ng Webes, August 12 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Kasabay ng paggunita ng International Youth Day, inilatag ni BYC Chairperson Marjani Makasalong ang kanilang mga napagtagumpayan sa loob ng 2 taon. Sa kanyang payag sa naturang kaganapan, nabanggit nito na simula ng may tatagumano ang Bangsamoro Autonomy Act No. 10, nasa mahigit 600 organizations na ang naaprubahan ng BYC. Anya, layunin umano ng SOBYA na ipresinta sa mga kabataan at maging sa ibang mamamayan ang kanilang mga napagtagumpayang programa, aksyon, proyekto, at advokasya patawang ang kanilang mga agency partners na kung saan ito ang nagpapakita ng kanilang aktibong partisipasyon at pagtugon sa iba't ibang issue sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaugnay sa balitang yan ating tunghayan, si BYC Chairperson Marjani Mimbantas Makasalong sa kanyang State of the Bangsamoro Youth Address. Bandera, I report. Bangsamoro Youth Commission is an office attached to the Office of the Chief Minister by virtue of the Bangsamoro Autonomy Act No. 10, creating and establishing the said office, and manifested the same in the Bangsamoro Autonomy Act No. 13, otherwise known as Bangsamoro Administrative Act. It is the primary policy-making and coordinating body of the Bangsamoro government in all matters affecting the youth. The Commission also ensures compliance therewith by all ministries, agencies and offices and other instrumentalities of the Bangsamoro government that are mandated to implement programs, projects and activities affecting the youth in the Bangsamoro region. One of our most important accomplishments in the Bangsamoro Youth Commission is the launch of the Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda, or what we call BYTPA. This serves as a guide for the Commission in the years to come in realizing its mission and vision for the youth. As a strategic framework for the youth in the transition period, it is a tangible document produced by the Bangsamoro youth through a barn-wide, community-based series of consultation and meetings. This commission fully understands those people who calls for the extinction of the Bangsamoro transition period, to give full time for this government to institutionalize and to have a strong foundation of a good or moral